What's up sa inyo mga kamaster? Kumusta? Welcome to my channel. So ang topic natin ngayon mga kamaster paano ba natin mababantayan ang mga bata? Paano umiwas sa mga nangunguha ng bata? Unang-una, kailangan lagi natin babantayan ang ating mga anak. So kahit mapa-eskwelahan or kung saan-saan, so hanggat maaari, dapat magulang ang masusunod, hindi anak. Marami kasi sa mga nangunguhang bata, kadalasan sa mga bata, mga pasaway yan. Hindi nakikinig sa mga magulang. Kapag sinabing huwag lumabas, ay lumalabas talaga. So, ang una natin kakausapin yung mga bata. So, unang-una sa lahat, kahit sabihin mong eskwelahan ay malapit lang sa bahay mo, bigyan mo lang tayo ng bata na ihatid sa kanyang paroroonan o sa kanyang sa eskwelahan. At kailangan maging panatag ka kasi mahirap yung binigyan mo ng pamasahe, pumasa ka lang na makakapunta rin naman sa eskwelahan, malapit lang naman. So, para sa akin, mas maganda yung ikaw na mismo magpusang magatid sa anak mo dahil hindi natin masabi ang panahon. So, meron nga dyan, inutusan lang bumili ng patis, magugulat ka, hindi na nakauwi, nadukot na. So, ganun kabilis, hindi natin alam ang mangyayari sa panahon ngayon. So, ang gagawin natin, unahin natin yung seguridad ng bata. Huwag mo nang lalabas ng gate, usapin mo yung guardia ng eskwelahan, na huwag niyong palalabasin yung mga bata hanggat wala yung mga magulang. Siguro nandun naman yung rules and regulation ng paaralan. Siguro hindi naman gagawin yun. Pangalawa, huwag din nating hayaan yung bata maglaro sa labas. Kahit sabihin mo, ito ang bahay mo, ang labas niya lang ay nakikita mo lang naman. Kahit nakikita mo pa yan, oras na may dumaang sasakyan dyan at oras na binukot yan, sa tingin mo makakatakbo ka pa para isagipin ang iyong anak. Hindi na, di ba? So hanggat maaari, huwag mo na palaruin sa labas muna ang iyong anak dahil usong-uso ngayon ang nangunguha ng bata. So, pwedeng lumabas basta ang may makakasama siya na matanda or nanay, tatay, hanggat maaari. Pero huwag mo nga hayaan mag-isa ang mga bata maglaro sa labas. Kahit sabihin niyo ang tanawin niyo sa labas, yung mga anak niyo, so hindi pa rin ito safe. So, hanggat maaari, sa bahay na lang maglaro. Kaya yung kapitbahay niyo, mga bata, hindi papasuro mo sa inyo, hindi sila maglaro sa loob ng bahay. So, nakakasiguro ka pa na safe ang iyong anak. So, ganun lang. At pangatlo, syempre, huwag nating uutusan yung mga bata kung kaya mo naman lumabas. So, hanggat maaari, kasi karamihan sa mga magulang kasi, tinatamad na lumabas, syempre, anak, kailangan utusan. Anak, ganyan, bili-bili, ganun-ganun. So, hanggat maaari, ikaw na lang bumili, nanay o tatay ka man. So, iwasan nating mag-utos sa mga anak na lalabas pa ng bahay para bumili ng kung ano-ano. So, hindi natin masasabi. Baka sa tindahan, may nakaabang na pala doon. So, kapag natitikan ka at oras na may dumaang sasakyan, nadukot na ang iyong anak. Diba? So, hanggat maaari, siguridad natin, bantayan ang ating mga anak. So, kailangan maging alerto. Dahil sa panahon ngayon, hindi natin alam, mamaya, bukas, sa makalawa, baka mamaya madukot na ang iyong anak. Huwag naman sana. So, hanggat maaari, mag-ingat tayo mga kamaster. Siyempre, kailangan tayo mga magulang, lagi din tayo mag-ingat. Dahil hindi lang bata ang kinukuha daw. Pwede rin matanda. So, mapalalaki, mapababae, pwedeng kunin. Kasi hindi naman, ang kailangan lang naman kasi ng mga sindikato dyan, nilaman loob mo. Kaya siguro, ang mga sindikato ngayon kaya hindi maubos-ubos kasi nga, may mastermind yan. So, yung mastermind na yun, yun dapat ang matugis. Hindi talaga natin, hindi natin matutugis yan. Kumbaga, talamak yan. So, tago lang ng tago yung mga yan. So, mag-ingat na lang tayo mga kamaster. Ingatan natin ang ating mga anak. At hanggat maaari, huwag natin kalimutan mag-pray kay God dahil siya lang naman talaga ang nakakaalam. At siya lang naman talaga ang makakatulong sa ating lahat na hindi tayo mapapahamak. So, ganun lang mga kamaster. Yun nga, inuulit ko, huwag tayong tamarin at ihatid ang mga bata sa eskwelahan nila. At huwag din natin utusan ang mga bata sa labas na kung kaya mo naman lumabas, hindi ikaw ang bumili. So, hanggat maaari, huwag din natin palaruin ang mga bata sa labas, sa mga playground sa labas. Kung pwede man, magsama ng mas matanda o kung hanggat maaari, nanay o tatay man, samahan niyo ang inyong mga anak para maging safe ang inyong mga anak. Huwag din tayong makakasiguro na porket puting ban
ay mangungula ng bata. Hindi lang putiing ban ang nangungula ng bata, mga kamaster. Kahit anong kulay pa yan, basta kapag kaalam nyo na ang kilikilos at kakaiba, automatic na yan, mangungula ng bata yan. Hindi binabase sa puting ban ang mangungula ng bata. Meron nga green na ban, di ba? So, yun. Ito ang tips ko para sa inyo, mga kamaster. Kapag merong isang babae o ali na lumapit sa inyo na hindi nyo naman kilala at madalas kayong kinakausap at parang nang uuto o bibigyan kita ng candy, sumama ka sa akin, ibibili kita. So, yung mga ganong style, alam nyo na ang ibig sabihin. Oras na makuha ang loob nyo ng babae nyo, automatic, dadamputin ka na yan. Sasakay ka na sa banyan. Meron pa nga dyan, style na mga, ito yung mga modus nila na nandun ang tatay mo, iniintay ka sa labas, samahan kita at daling kita sa tatay mo. So, yung mga bagay na ganyan, isipin nyo muna mabuti na kilala ba ito ng tatay ko? Kilala ko ba ito? Bakit? So, yun ang isipin nyo muna mabuti. Sino ka ba para ako'y kausapin mo about dyan? So, huwag kayong magtitiwala sa mga taong hindi nyo kilala, lalo't ngayon nyo lang nakita. Dahil walang pinipili ang mga sindikatong yan, matanda, bata, o pangkasing tao yan, bakla, tumbay, kayang dukutin yan. Kapag may nangyaring ganyan, oras na meron kayong naramdaman na kakaibang tao, hanggat maaari, i-report nyo agad. Hanggat maaari, picturean nyo, i-report nyo, or isend nyo agad sa mga social media, ikalit nyo agad yung mukha niya. At malay mo, itong babaeng ito ay talagang mangunguha ng bata, di ba? Ganun, hanggat maaari, huwag tayong lumakad mag-isa. Hanggat maaari, mas masarap, mas masaya kung marami tayong mga kasama. At iwasan natin, mga kamastery, yung mga bata matitigas ang ulo, mga anak natin, na sila ang nasusunod. Hanggat maaari, dapat magulang ang nasusunod. Dahil yung kung sino pa yung mga matitigas ng ulo, sila pa yung napapahamak, mga kamaster. So, hanggat maaari, huwag natin payagin ang mga anak natin na sumama kahit kanino, barikada man, o classmate man, kahit sabihin natin yung mga proyekto silang ginagawa. Hanggat maaari, ikaw pa rin masusunod dahil ikaw ang magulang. At, yan. Pwede sila gumawa ng project, dun sila gumawa sa inyong bahay, di ba? Kung may kailangan ng inyong mga classmate, edi pumunta sila dito sa bahay, dito sila gumawa. O, di ba? So, yung mga magulang, dapat bantayin talaga ang inyong mga anak, karamihan, mga estudyante kinukuha. Kasi nga, ang estudyante, lagi nasa labas yan. Kaya lagi mag-ingat. At ito pa ang tip para iwas dukot. Huwag tumambay sa mga walang tao, walang gaanong tao. Dahil ang mga sindikato, may tiyempo yan. Ng lugar na alam nilang hindi sila makikita o walang tao. So hanggat maaari, kung halimbawa ang estudyante ka o namamasahe ka, nagko-commute ka, doon ka sa maraming tao pumunta. Kung mag-aabang ka ng sasakyan, doon ka sa maraming tao pumunta. O sa mga bangketang maraming nagtitinda, doon ka umistambay at maghanap ng sasakyan para iwas dukot. And then hanggat maaari, kung saan may malapit na pulis, edi doon ka tumambay habang nag-iintay ka ng sasakyan. So, para na safe. At kung meron man ng kahinahinalang tao, ang gawin mo, i-report mo agad sa barangay o sa police station para malaman mo kung ano yung para ma-report mo yung taong yon. So, hanggang dito na lang, mga kamaster. So, ito na yung tips ni Master J para maiwasan natin ang ganitong pangyayari dahil uso na talaga ang mga nangunguha ng bata sa ngayon. So, hanggat maaari, iba pa rin yung nag-iingat. Maniwala man tayo o hindi, kailangan mag-ingat pa rin tayo dahil ang buhay ay iisa lang. So, hanggang dito na lang, mga kamaster. Hanggang sa muli. Paalam!